Tingnan natin ngayon kung anong mangyayari sa draft pick. So now we will move forward with the draft pick. This is Team Bakal versus plus 5. Tingnan natin, men. So first ban, tingnan natin Uranus first ban for the blue side, mga brother. Tinatanggal na nila ng offlaner dahil nakita nyo naman ang capacity ng isang Uranus pagdating sa sustain ng lane. Tingnan natin ang ban ng red side, mga brother. Pag hindi nanonood, magduda ka na. Grabe ka naman, Brent. Oh, first ban for the side of the red side would be Tamos. So, nagtatanggalan sila dito ng offlane, mga brother. Tingnan natin ang next ban ng blue side. Kasi yung mga sustain offlaners, tinanggal nila. So, we still have Esme. And we still have Xborg. We still have Cho. We still have Johet. So far, Johet. Mostly picked din si Johet natin. Tingnan natin, mga brother. So, ang iisip-isip muna, usap-usap muna yan, mga brother. Anong iba ban natin? Iba natin si Layla, iba natin si Argus, di ba? Argus ban na lang kayo, men. So, second ban would be Kaja. So, Kaja, tinanggalan na nila ng pick-off capability ang red side. Di ba? Tinanggalan na nila kasi, syempre, delikado yan. Maraming counter ang, maraming, halos sa lahat, lahat ng core pang-counter ang Kaja. So, for the red side, second ban would be Claude, mga brother. Kasi first pick ang blue side. Ang late game Claude ay delikado, mga brother. So, tinanggalan nila yan. So, we have Popol and Koopa support ang first pick ng ating kalaban. Then, nagbabadya Angela Ling. Angeling, nagbabadya ang red side ng Angeling. Angeling is a very dangerous combination, mga brother. So, for that particular pick, Angela, pinakita na nila. O kaya, bait lang yan. Napapakita na lang. Baka i-pick namin ito mamaya. Tapos, ibabad nyo. Fragment. So, they went for the high loss. And then, we have the Johet for the pick-off. Sustain. The blue side is planning for the Esmeralda pick. Yan. Then, we still have carry. Meron pa tayong mga core na open. We still have Bruno. We still have carry. Pero mostly pick. Maganda dyan carry or Link. Dalawa pa yan. Xborg. And, wow. Esmeralda. Pick agad. Then, Xborg for sustain lanes. Nagbabalak din ang ating puro sustain to, mga brother, ha. Puro sustain yung heroes na pinick ng ating Bakal bote team. Now for the red side, now they will go for the Angela ata. We still have core, mga brother, ha. We still have a core kasi kahit di na sila magpick muna ng offlaner kasi marami na diyan. Malamang third ban ng ating blue side would be Tamus. Ay, hindi, would be sino ba pwede na iba diyan ng offlane, di ba? May Chow pa. So they went for the Bruno core para sa plus 5 team. First band, third band dito para sa red side. Tingnan natin, mga brother. Wala pang tank ang kabilang side. So we still have Kubra, Atlas, Grak. Yan, yun pa yung mga meta tanks na wala pa ang ating Bakal bote team. So tingnan natin, mga brother, ano bang gagawin? Tingnan natin, anong band? Anong decision make? Pwedeng Link. Magbat kayo ng Link. Open pa yung Link, ha. Kayang pumuga ng Link. Men, kahit late game, walang kaba pagdating dito sa ating Bruno shit. So, they banned Angela kasi nga. Ayun, baka bait nga lang yun. Kanina pa nila pinapakita ni Angela. Mag-Angela kami, delikado kayo. So, they banned Angela. Tingnan natin kung ang next pick dito is either a support or an offlaner, mga brother. Support, Selena, meron pa. Open pa, may Valir pa. Mga brother, open pa. Diba? Marami pang open, men. Pagdating sa pickings ng ating red side. So, okay pa. Maluwag pa yan, mga brother. BO1 pa din. Yes, brother Michael, BO1 pa rin. Winner takes all ba to? Yes, brother Ed. Winner takes all to, brother. So, they went for the Rafaela. So, this is out of the box pick. Rafaela for the... Gusto nila sustain. So, Atlas for the blue side. Meron pang Ling, mga brother. May Ling and carry pa. Sobrang OP niyan sa late game, mid and late game, mga brother. Basta maka-farm na mabuti. Link ang pinakamagandang mag-farm kahit alanganin. So, meron pang dalawang choices dito ang ating blue side. So, tingnan natin kung anong pick natin. Ko Link, feeling ko Link ang pipick nila dito. Pero, so they went for the carry para pagtunaw ng Hylos. So, they went for the carry. Final pick for the blue side is carry. So, we still have another offlane na kailangan. So, they are planning for the Leomord para mahabol nila yung carry dahil nga pare sustain setup ang ginawang draft dito ng for both teams, mga brother. For the blue side, nakita nyo dyan, may sustain tayo ng lanes for the Esmeralda and the Xborg. Pwede rin ang Xborg
pang control control creeps minion control, mga brother. So walang ka problema kahit alangan sila sa push. Wherein sa kabila naman meron tayong high loss sustain sa clash, high loss, and then we have the Rafaela. Then meron tayong pang flank nila na damage Johet and then Claymore. So we have here for the blue side, mga brother, for the team Bakal Bote, we have for Tames for the Atlas, Thomas for the Popol and Kupal, JA for the Esmeralda, Lucifer for the X-Borg, and then Xiao 2.0 for the carry. Then mga brother, we have here for the red side, for team plus 5, Kraken for the Johet, Commander Fujienzo for Hylos, Miru for Leomord, Captain Razor Ray for Rafaela, and then Chu for Bruno. Ayan, marang brother, magkakaalaman talaga tayo dito. Tingnan natin anong mangyayari. Magandang laban na ito, men. Late game, masakit ang carry, pero masakit din ang critical capability ng ating Bruno, mga brother. So tanggalin natin to, men, with entrance ulit. So for me, mga brother, depende sa magiging early rotation kung ano mangyayari. Magiging depende sa early rotation sino makaka-take ng early game. Importante 'yon para mag-dictate ng ating pace ng laban. So yan, doon magbe-base shot kasi parehas masakit yung kanilang core, mga brother. Shout out sa'yo, brother Paul Chan. What's up sa'yo, brother? So, ang plan dito ng blue side would be to take the red buff first. Ganon din. Same plan goes for the red side. Red buff, pare sila mag-i-start. Habang nasa mid ang Popol and Kupal to clear the minion wave. Then, pumunta kagad siya sa blue para maumpisahan na kagad. Pero, open pa dito mga Wanderer. Nagdalawang isip dito si Thomas, mga brother. Pumunta na siya sa mid lane. Naglagay siya ng trap dito, men. Maganda-ganda ang early rotation, very passive. Relax na, mga brother. Clearing the minion wave. Si X-Borg papunta sa Wanderer para kunin na. Yung kabila, papunta naman si Popol and Kupal. So, they are planning to take both Wanderers. Hindi. Magugulo ata dito si Thomas, mga brother. Using the Popol and Kupal trap. Wala rin, men. Hindi niya rin kaya. Pwede siya matake dyan, mga brother. Ang ganda ng early clash, tingnan natin. Flicker up for the Popol and Kupa. Tingnan natin. Ang ganda ng clash. High loss. Revitalize. Na-sustain pa rin. Patay ang aso. Back out. Na-damage ng gusto. Nabato ang carry. Ejector for the carry. Patay ang carry. Na-take ang core. Luging-lugi na tuloy ang blue side dyan. Yun ang pinakamasakit. I'm telling you, mga brother. The early rotation will dictate the pace. Now, the pace is on the side of the red team. This is under Bruno. For me, kailangan niya na mag-take. Huwag na siya mag-stay sa mid lane. Umikot na siya. Kunin niya na lahat na pwede niyang i-farm. Dahil yan na yung chance niya. Kuha na siya ng crab. Kailangan mo na ng crab dyan. Importante yan, brother. Op, nag-aasim si... Walang flicker to, mga brother. Nag-aasim ang ating Popol and Kupal. Na-take ng Bruno. Ang Bruno ay naka bounty hunter. So that is a plus goal for Bruno, mga brother. Maganda ang rotation na pinapakita dito ng ating... red side, mga brother. Tinitake nila ngayon ang jungle ng ating ang jungle ng team Bakal and Bote. XB ngayon sinusubukan ni contest ang crab, wala pa rin. Na-take ang crab ng red side. Ngayon ang Esme Delicado, ganking ba to? Tama na ba? Hindi lang, tamang bawas lang, paatras lang. Kuha na ng creeps, then diretso na ng crab. Hylos nag-rotate sa mid lane just to sustain every lane para walang paka-push. Basta. Maganda ka na yung rotation, mga brother. Pa-open na dito ang red buff ng ating blue side. Tamang farm lang. Good shit so far, mga brother. Magkakaret na sila parehas. So they are taking the first turret sa bottom lane, pero matitef ata dito ni Esmeralda. Op, ang pangit ng pasok doon, mga brother. Nandyan na si Popol and Kupal. Maganda yung sustain. Esmeralda sustaining the damage. Ito, papunta ng Atlas. Tingnan natin makakaabot ba. May flicker ba ang Atlas, men? Walang flicker ang Atlas, hindi siya naka-SS. Naipit ang aso ni Popol and Kupal. Pumasok ang Esmeralda, nag-flicker in. Pero wala pa rin. Ang ganda ng sustain ng Rafaela and Hylos. Grabe, mga brother, mababasag pa ang muntik ito. Naglalaban-laban ang muntik pa ata mamatay si brother Lucifer. So, ang ganda ng objective dito. Medyo ma-turn around ata. Makukuha nila ang turtle. First turtle goes to team Bakal Bote. So, glorious pathway for Hylos just to intimidate the opponent. Pumapasok ata dito. Gusto nilang invade ang blue ng team plus 5. Manggugulo lang dito si... Tamang gulo lang si Atlas. Nireset niya lang. Hindi na-reset ang blue. Habang nag-blue na si brother carry natin dyan. So,
na-reset niya. Op! Ejector towards Popoling Gupal. Takedown ng Popoling Gupal. Nice one. Nice take. 2-0 for Bruno, mga brother. That is a plus gold and additional gold. Ang ganda ng mga early rotation. Pero since naka-turtle lang ang blue side, kala ko okay na. Pero hindi. Dapat objective lang sila. Masyadong malalim doon ang Popoling Gupal that hindi na siya nag-commit masyado doon. Delikado dito ang export. May flicker ba? Wala palang flicker, man. Ejector para sa export. SS para sa Atas. Ang ganda. Towards sa Torre. Pero nasustain pa rin. Buhay pa rin ang Rafaela. Grabing in and out. Patay nga lang talaga si Johan, mga brother. Ang ganda ng mga banatan doon, mga brother. Naka-out pa talaga doon si Rafaela. Pero sumisegue ang ating Leymord, mga brother. Tamang punta naman si Esmeralda. Kaya-kaya na Esmeralda, mga brother. Walang kaba, mga brother. So far, lamang ng ilang gold lang, ng ilang hundreds of golds lang to si itong ating plus 5 team. Tingnan natin ang ating since passive na, tingnan natin ang items. Item check for the carry, we have warrior boots, then we have raptor machete going for an endless battle. While same din ang plan ng for Bruno, although ang op, tingnan natin, take na ang turret, basag na ang top turret, mga brother. Maraming nakabang doon. Habang dito, same shit lang din. So balak na lang ituloy ito. Kinukuha habang they're going for the invade, mga brother. Esmeralda delikado. Papasok ba? Dash in. Wala rin. Out din. Nandiyan na. Four man invade, mga brother. Glorious pathway for the Hylos. Tignan natin makuha. Nakuha pa rin pala ni Kari. Nakuha ba ni Kari, man? Hindi ko ata napansin eh. SS for the Leomord Kabayo. Hindi pa rin umarok dahil may nag-tower demon lahat, mga brother. Alanganin. SS for Atlas. Wasak na wasak pa rin. Hylos hindi na kaya masustain. Rafaela patay rin. Kawawang kawawa. Naiwan na lang ang ating Bruno, mga brother. Slow. Nag-purify ang Bruno. Chase pa rin to. Nandiyan, tatlo chumi-chase. SS for the X-Borg. Flicker in. Sabay patay na to, men. Patay ang kanilang core. Panigurado na to, men. Hindi na pwede pakawalan to. Nice one. Kari is now farming, mga brother. Ang natira is yung Johid. Ang sakit nun, mga brother. Ang sakit ng clash na yun. Masyadong maalanganin yung tower dive ng ating red side. Ng ating red side. So, dapat hindi na nila tower dive yun. So, dapat nag-iingat din sila sa kanilang lead. Hop! Flicker ejector for Johid. Mali pa rin. 3 hit ng ating carry. Ang sakit ng carry, mga brother. SS for X-Borg. Doors pathway for Hylos. Hindi pa rin nasustain. Hindi na kaya sustain ng ating Hylos, mga brother. Grabe yung damage ng ating carry, mga brother. Grabe. Grabe, men. Kaya ba i-take to si Leomord? Masyado malalim ang ating Atlas. In-SS kaso hindi natuloy dahil namatay. Ate, okay. Tamang poke lang. Namatay ang ating... Naku po, mga brother, ang sakit. Bakit nauuna doon? Free hit pa rin ang carry, mga brother. Pero sinasalo niya ang first kill ng ating Johid. Mali pa rin yun, mga brother. Dapat medyo lumayo siya kasi may distansya naman siya doon eh. Ah, grabe yun, mga brother. Op! Nag-SS ang ating Esmeralda. Pwede going for the dive. Wala, mga brother. Okay, passive tayo ulit. That is a 2-for-1 trade in favor of Team Bakalbote, mga brother. Grabe yung labanan, mga brother, ha. So item check time, mga brother. For Bruno, may endless battle na Bruno. Nagpaplano na pumunta ng Berserker's Fury yan, mga brother. Then for the same way goes for Kari, meron siyang endless battle. Mukhang didiretso na siya dito ng Golden Staff. So yan ang magandang plano niya, Golden Staff agad. Hindi na muna mag-damage siya muna siya since malakas ang kanilang frontliners, mga brother. Meron silang Hylos, meron silang tas may support pa siya na Rafaela. So walang kaba, mga brother. Then for the Hylos, meron na siyang Dominance Ice. So maganda yan against carry, mga brother. Immortality for the X-Borg, magandang sustain. Ito magka-clash na ata, mga brother. Ang ganda ng clash nito. Pumapasok na yung Atlas, SS yung X-Borg, SS yung Atlas. Doon pa lang, dumirekta yung Atlas doon sa carry nila, mga brother. Free hit pa rin ang carry. May purify ang Bruno, nakawala. Pero wala, lugi-lugi na sila dito. Lugi-lugi na sila dito. Atlas na, back na, mga brother. Slow ng X-Borg. Grabe, mga brother. Ang naka-take pa doon ng Esmeralda, mga brother. Natira na lang si Bruno. That is a 4-for-1 trade in favor of Team Bakalbote, mga brother. Grabe, mga brother. Ako po, sobrang alangan. Ang ganda ng ginagawa ng Atlas. Dahil pinupuntahan niya kung nasan yung carry, yung core ng kalaban, which is Bruno. Nagkataon lang may purify kaya medyo nakalis pa. Pero dapat nagmamba-out na lang talaga sila na doon. Oh, grabe! Nag-dive ang ating Johid. Clash pa ba ito, mga brother? Papasok pa ba? SS X-Borg. Sustain pa rin ang X-Borg. Pero wala siyang immortality. Lumaban pa rin. Atlas, nasa gitna. Lalaban pa ba? Popoling Gupal. Tamang poke lang. Alis na. May trap. Lagay ng trap. Sabay habang sumisegue dito ang ating carry. Nice one. Nice third take for the side of
Team Bakal Bote, pero na wala sila na. I think okay lang yung ganung trade. Pumasok ang Esmeralda nga dito, mga brother. Tingnan natin kung gaano kaangas ang Esmeralda. Grabe naman, flicker out ang ating Esmeralda. Tamang poke naman ang ating Popoleng Kupal. May SS ba? May SS ba ang Atlas? Naku po. Naku po, maganda ata. Magandang laban ito, mga brother. Free hit ng ating carry. Nasa malayo lang. Pero 1v1 sila ng MF. Tingnan natin sino nga arok. Natamaan ng critical ng critical Bruno ang ating carry, mga brother. Ngayon, medyo na tilt. Patay ang core ng kalaban. Patay ang core ng Bakal Bote. May free fire ngayon ang core ng team plus 5. Tingnan natin anong mangyayari, mga brother. Taking the Wanderer, nakuha ng Bruno, mga brother. Hindi niya nakuha yung bola. So, kailangan niya i-click yung first kill kagad niya. I-SS muna yan. Patay ka dyan. Pag yan, nag-dash in. Tingnan natin mangyayari. May SS pa ata itong Leomord. Kaya nilang i-tower dive yan, mga brother. Yun nga lang. Masyadong malalim ang lagay ng ating Bruno. Nasa likod siya. Dapat hindi siya nandun. Late dumating ang Hylos. Pero buti na lang may purify, mga brother. CA. Tamang trabaho naman dito ang ating Joy. Sumisegue sa bot lane. Patahimik lang, mga brother. Third take. Ako, wala pa lang creeps, mga brother. So, pipilitin na nila ito itong top lane, mga brother. Pipilitin. Oh! Nag-dive! Ang sakit ng critical ng ating Bruno, mga brother. Puta, good shit yun. Pwede na lang ituloy ito hanggang sa second tier. Turret ng red side, ng blue side, mga brother. Pwede na nila ituloy, mga brother. Ang layan ng Esme. Still have the Atlas here. Nakabang, sumiset up. Titignan natin yung setup. Makukuha rin natin yung mid lane ni Johed, mga brother. Ipit na ipit. Mamamatay ata itong Atlas. Hindi, buhay pa. Carry. Medyo masakit yung carry, mga brother. Nakita nyo naman yun. Popoleng Kupal, medyo safety. Namatay lang yung aso. Kailangan pang cooldown pa rin yan. So we have here the Leomord. Pumasok ang Esmeralda. 1v1 with the Great One. Tignan natin, mga brother. Naku po, isa laban sa dalawa. Labas mo na yung aso, yung kabayo para dalawa. 2v1 na yung mga brother. Hindi makawala ang ating Leomord. Yan na, 2v1 na, mga brother. Pero hindi pa rin uubra kasi grabe rin shield ng ating Esmeralda. Ngayon naman, naglo-lord na pala. Yun lang pala ang ating plano ng team plus 5, mga brother. Stall time for Leomord, mga brother. Habang naglo-lord yung 4-man team, yung 4-man heroes ng plus 5 team. Grabe, ang ganda ng plano doon, mga brother. Immortality na sila, mga brother. Immortality na. Check na natin yung mga item. Papunta ng BOD si ating so meron ng Berserker Fury, then papunta na ng BOD ang core nila, wherein ang ating Johed is sinimula niya ng damage Raptor Machete. Then we have Warrior Boots, then remake na siya ng Immortality para safety pa rin sa Clash. Kahit mag-dive siya, meron pa rin siyang second chance, mga brother. So, titake na dito ng red team. Maganda ang ginagawa ng red team. Tinitake nila yung other sides ng base ng team Bakal Bote. Importante yan. Kasi level 1 lord lang, kaya tunawin niya, mga brother. Importante, makakuha kayo ng objective. Kahit na, tas na, habang yung lord nyo, tumutuloy din. So, muntik na dun yung Bruno, mga brother. Medyo malalim. Pupush ang bot ang Bruno, mga brother. Habang si Esmeralda, ejector, nakuha bigla. Sino nakuha, mga brother? Carry pang! Nakuha, mga brother! Patay ang carry. Dumive. SS ang Atlas. Dumive naman ang Esmeralda. Grabe ang shield ng Esmeralda natin, mga brother. Ang sakit din naman ng ating Bruno, mga brother. Spam lang. Free hit ng ating Bruno. Hindi na kaya i-sustain ng Esmeralda. Eto na, mga brother. Tamang sticker rin si Johed, mga brother. Ang natira si Xboy pa. Ang sakit na ito, mga brother. Ang natira Xboy. Nawala ng ating patay kagad. Grabe, critical. This game will go to the side of the red side, which is the plus 5 team. GG, well played, mga brother. Ang ganda ng ginawa nila. Ang ganda ng naging rotation. Holy shit, mga brother. Tang inang yan. Ang ganda. Fuck, man. Ang ganda, man. Ang ganda. Good game for the side of Bakal Bote. Pero malakas ang plus 5, man. Sobrang solid. Sobrang.